Good morning guys. Sa lahat ng OFW dito sa Dubai, good morning. Sa bansa nating Pilipinas, good afternoon. Kumusta na po kayo mga OFW dito sa Dubai, lalong-lalo na sa mga Muslim? Ramadan Karim, Ramadan Mubarak guys. Nandito po ako ngayon. Meron po akong gustong i-share sa inyo na alam ko tulad po kayo sa akin. Na kung ano yung kayang sa bulsa, yun lang din po ang gagawin. Pero alam ko, kaya nyo to at kaya ng bulsa nyo. Ngayon, nandito po ako, mauulitin ko, upang i-share sa inyo yung napakasimpleng merenda. Pwede din po siya i-breakfast. Lalong-lalo na po to sa mga bata. Time to ano po, ano pa yung snack nila, yung pang ano po talaga ng snack nila, bagay na bagay po to sa mga chikiting, lalong lalo sa mga moms dyan na ano, minsan nahirapan sila mag-isip ko anong gagawin nila sa mga kids nila. Ito po isishare ko po sa inyo kung paano gumawa ng snack na alam ko magustuhan nila, na kayang kaya po sa bulsa nyo, kasi yan lang din po ang kaya ko. So guys, start now, okay? Ang pangalan po nito ay bread pudding. Easy lang po, sobrang easy, at saka kayang-kaya sa bulsa natin. Lalong-lalo na tayo mga Pinoy. Okay, nandito na po tayo. I-share ko na po sa inyo kung ano yung mga ingredient, kung ano mga kailangan. Okay po. First, bread. Ito po ang tawag nga na bread pudding. Bread, condensed, cinnamon, milk paste, o kahit anong gatas na pwede niyong tunawin para magkaganito lang po siya. Raisins, kahit anong raisins, basta raisins, kahit anong brands. Vanilla, kahit anong vanilla po, kahit anong brands din. Dalawang itlog, bread. Ganito po ang pagka, kung ano. Gusto ko po din i-share sa inyo kung anong strategy, kung ano dapat, paano gawin. Okay po. Kung isang condense lang po ang gagawin nyo, kailangan po, need po yan ng dalawang itlog. Kaya na po bahala sa ano po, sa gatas, kung anong brand. Basta kailangan po talaga magkaganito ang gatas. Okay. Pero ang gagawin nyo po sa isang condense, konting cinnamon, konting vanilla, konting raisins, need lagi po ng itlog na dalawa sa isang can na condense. At sa kalahating basong gatas na ganito. At sa bread po, isang bread lang po, I think po, dito lang po sa Dubai, isang bread lang po ang hindi po pwede mong gamitin pag gumawa ka ng bread pudding. Yung bread, Arabic bread, hindi po pwede yun kasi sobrang nipis. Pero in another bread, kahit anong bread, basta yung Arabic bread, hindi lang po yun allow. Kasi manipis, di ba? Pag kinunaw mo po, talagang lalong ninipis siya. Kailangan po ng mga ganitong klaseng bread. Ang tawag po dito sa Dubai is baguette. Bumili po ako nito kanina dahil mayroon po malaki, mahaba, kaya lang matigas. Pero mas gusto ko po medyo malambot para pag kisay-kisay ko po, pag ginagawa ko po siya ng ganito malambot. Kumbaga hindi mahirap, kisay-kisayin o itli-itin. Okay po. Ngayon, yung hulmahan niyo po, lagyan niyo po na siya ng butter. Masahan mo lang po para pag once na ilagay mo na po yung mga ito, di ba, pag na-mix nyo po nga mamaya, i-demonstrate ko sa inyo kung paano at paano isa-isahin pag halo dito, okay? Kailangan lagyan nyo po ng butter pag once gumawa po kayo ng mga cake. Any cake po, basta, sorry po sa tumik ba? Lahat po ng mga cake, kailangan po lagyan nyo ng butter ang hulmahan nyo. Ang gagawin po, una, itlog. Pranggo nyo po ng maigi. Okay, so scramble na po siya. Next,
milk. Pero mas maganda po pag may mga ganito kayong baso, yung parang shashahe o shasha or sa tea ng mga Arab. Ihalo niyo po. I-mix niyo po talaga siya ng maigi. Mix resins. Kahit kunti lang po, kumuha lang po ako sa alaga kong resins. Alaga ko yung pagkinakain. At konting vanilla po. Huwag nyo po, kung mayroon kayong vanilla na ganito, galing toto sa Morocco na vanilla, kung mayroon po kayong vanilla, konti lang po, huwag po isang kutsara o isang kutsarita, huwag po kalahating kutsarita lang po. Konti lang po, okay? Kasi mga konti lang, kasi isang condense lang po kasi yung ano natin. Condense. Lagyan na po ng kunting cinnamon. Kunti lang po ah. Ganito lang po para niya. Tapos, ihalo niyo po na. Ihalo. I-mix mo ng lahat. Okay. Masarap po talaga nito, promise. Hindi po ako nagsisimangin. Hindi naman po sa ganun dahil sa easy lang gawin na matamis or sweet. Kaya nasabi ko masarap. Talagang masarap po. Easy na easy po gawin at kayang-kaya po ng bulsa natin. Alam ko magugustuhan ko ng mga anak nyo, mga moms. Kung ito ang gagawin yung merenda sa kanila. Sa hapunan or sa 9 o'clock or 10 ba yun? Minsan nag-mix na kasi mga bata ng ganyan oras. I-mix ng i-mix na po. Hanggang mahalo na po yung ingredient niya. Okay. Ngayon ay ilagay ko na po siya dito. Yummers mga Inday, nandito na po siya. So, kailangan ko kumabas ng kamay. Okay. Hawak po ako ng tinapay. Kailangan para pilihin natin lahat ng ginagawa natin ng pagkain. Kailangan sigurado tayo na malinis. Lalong-lalo na po sa mga bata. Tingnan niyo po. Ihalo ko na po. Dito niyo po ilagay yung tinapay na niliit-liit niyo. Para dito niyo po makikita yung ano talaga niya kung hanggang kailan matutuyo o kailan maubos yung ano niya po yung lahat na yung may ano condense. Kung siya ay matuyo na, ibig sabihin kung lahat ay inano na po ng tinapay, ginano yung kumbaga ininom na lahat ng tinapay or ano tawag po yun, inano po na talaga niya. Wala na po siya ang kabang kumagagatas or sauce. Ibig sabihin, noon po, inak na po yung tinapay. Kasi wala na po yung ano, gatas. Kumbaga, sinup na po niya. Iwan ko lang ang tawag sa Tagalog yan. Sinsin na po kayo, minsan bulo-bulo po kasi ako mag-Tagalog eh. Kamayo po ako, pero marunong din po ako mag-Bisaya. Mag-Tagalog po. Hanggat kailan siya matuyo yung milk, yung condense, ang ibig sabihin, tama na po yung tinapay. Huwag nyo na po dagdagan. Grabe, ang sarap talaga. Nakatikim ako ito sa bisis.
gustong-gusto ko na laging gawin. Lalo na pagkagabi. Kung wala kami makain, ito ang naisip kong gawin. Kasi kahit pa paano, makatulong na din to sa gutom. Kahit kung bibili ka pa ng snack. Diyos ko po, kailangan po talaga din natin is mag-isip-isip minsan. Kahit hindi naman po sa gawin na kailangan natin kumain, hala, sige na lang tayo ng sige, di ba? Kailangan din natin magtipid-tipid. Kasi kailangan din yan eh. Yun na po. May pagatas pa po siya. May nag-doorbell. Baka deliver yun. Oh, nandito na po siya. Ate, baka din dyan yung order. Ngayon, dito na po siya. Okay, tingnan niyo. Okay, it's 11:58. Ngayon, pasok ko na po siya sa oven. My God! 11:59! One minute na po. Pero bago po kayo mag-start ng mga ingredient, ng mga lahat-lahat, kailangan buksan niyo po muna ang oven niyo ng 130 sa baba lang po. Kasi para hindi po siya masira at kumbaga nakahanda na po yung init niya. Okay po guys. Sana nagustuhan niyo po ang iwaga kong video. I-share ko lang sa inyo kung anong alam ko. At sana nagustuhan niyo po. Dahil thank you so much. And kung sino pa pa hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel namin. At like po. Sana magustuhan niyo po lahat. Kung gusto niyo po, pwede po din kayo message or mag-comment. Sasagutin ko po kayo kung ano. Thank you so much. Love you.